bahay ng Lito na rin. Bantang inyong doong ipinasal sila, hindi sa simbahan, kundi sa ibabaw ng table. Anem! Pero hindi pa rito natatapos ang kwento. Dahil sabi nga nila, kung ano ang puno, siya rin bunga. Kaya hindi na nakapagtatangang ang kanilang 7 taong nanak ay nakikilig na rin sa pagtawid sa kable. Parang walang buto ang katawan ni Rhea dahil kaya niyang mag-hold-holdin ang kanyang kamay at paa. Sakit ng katawan ba kamo? Aba, hindi ang puso kay Rhea. Tatlong taong kulang pa nga lang daw ang bata, may kakaiba na itong pinapakita. Malaki kami sa'yo. Isang gusto rin niya umapak sa gano'n pag tumutulay kami sa nawa-nawa ko sa mga kuya. Hanggang sa naisip niya, napapako rin ito dahil gusto ko rin naman ano huwag sa'yo. Sabi ko, sige, siya swerte siya kasi 5-year-old na lang. Sabi, napakaswerte niya. Kasi may magulang siyang marunong na pwede mo po talaga. Halos araw-araw sa isang manipis na bakal na may taas na hanggang tuhod, nag-exile si Rhea. Dito pa lang, kitang-kita na ang abilidad ng bata. Pero mas napapabilib ni Rhea ang pamilya niya dahil kahit mahilig sa pagdawid sa kable, hindi rin nalilimutan ni Rhea ang pag-aaral. At ngayon, saksi ang Noy Rucker. Ang tanaraw si Rhea ng tumawid at pagdawid sa kable. Ano ang sila naman yan? Ang mga pangyayahin at nagkakasin na yan, matapang at malaki ang mandang ang loob niya. Kaya
Thank you.